What's up, sa inyo mga kawalab? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito kayo ngayon sa Jake Magnus TV. So ito ang pag-uusapan natin mga kawalab, wala lang namang iba kung hindi itong bagong inilabas na balita. Alam ko marami na sa inyo nakapanood po nito, ano po, at nakabasa na itong article na ito. So tatalakayin natin to about dito sa kababalaghan na kumalat sa publiko nitong mga pinklawan. Ano po, itong kababalaghan na kumakalat na ito, babasahin natin. At kagabi, may nagchat din sa akin about sa ganitong sistema, ano po, ng pangangandidato at pangangampanya nitong si Lenlen. So, basahin po natin mabuti. Punta tayo dito sa, yan, oh, balita yan, ah, baka sabihan na fake news tayo. Ano po, eto, Tig 500, patanong pa, Tig 500, Rimula, sinabing hakot at bayad ang mga dumalo sa isang campaign rally nitong si BP Lenny. So basahin natin, ayan, kita nyo naman, pinagmamalaki nila, marami ang umaten doon sa grand rally nitong si BP Lenny. Pero guys, eto, basahin natin ha. Sabi dito, pinag-uusapan ng mga host ng isang programa ng DZRH nitong Sabado, Marso 5. Ano po, ang naging kaganapan sa isang grand rally sa Cavite noong Marso. So ibig sabihin, pinag-uusapan nila. So ano yung napag-usapan nila dito? Ayan ha. Nakita raw umano ni Cavite 7th District Crep, ayan, Jesus Crispin, Bayang Rimula, ang political tactics na hakot noong araw ay sinubukang gawin ngayon umano ng isang politiko. Ano po, sinusubukan daw pong gawin yung vote hakot buying. Ano po, so ibig sabihin, babayaran ka ng 500, sasama ka dun sa caravan, sasama ka dun sa rally. Ano po, so sabi pa dito, dito na rin niya sinabi na ang mga pumunta sa isang campaign rally sa General Trias noong Biyernes ay binayaran ng Tig 500. So ibig sabihin guys, yung mga pumunta doon is mga bayad po yun. Ano po, mga binayaran po yun. So ito yung kababalaghan na kumakalat ngayon sa social media na kung saan nga, alam kong alam nyo na naman po, ano, di totoo yung sinasabi natin nung nakaraan na may ipinakita pa tayo na kung saan nga binabayaran nga sila ng 500 pesos para sumama dito sa camp rally. Ano po, nitong si Lenny Robredo. So ibig sabihin pa guys dito is yung mga pinklawa na yan, bayad talaga yan. Ano po, yan yung katotohanan dyan. Yung ipinakita ko sa inyo nung nakarang araw na may picture na kung saan may isang netizen na nagre-reklamo na baka magamit yung kanyang pangalan, apelyedo, signature, ano po, at saka yung kanyang picture sa Pandaraya, ay sinabi niya mismo na binayaran sila ng 500 pesos na kung saan ilalagay mo naman doon yung pangalan mo, signature, at saka etong picture mo. So sabi pa dito, sa siyudad ng Cavite may politiko na nagbabayad ng 500 sa bawat a-attend, ani ni Rimula. So alam na natin kung sino nagbabayad ng 500 na yon. Alam ko naman ang sasabihin ng mga yan, eh kayo namang mga BBM man na una, kaya kami sumunod. Diba yan yung sasabihin ng mga yan guys. So sabi pa dito guys, basahin pa natin ha. Hindi naman niya binanggit kung sino ang kandidato, ngunit itong Biyernes nagsagawa ng grand rally sa General Trias, Cavite, ang tandem na presidential aspirant President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan na dinaluhan ng mahigit 45,000 na kakampings o mga taga-suporta nila. So yun, alam na natin kung sino yun. Ano po, hindi niya pinangalanan, pero sino ba ang nagsagawa ng grand rally doon sa General Trias? Wala lang namang iba kung hindi itong si BP Lenny at saka itong si Kiko Pangilinan. Ano po, so sabi pa dito, tapos ano, may jeep, tapos meron silang staging area, may t-shirt, may uniforme kumpleto. Kaya alam mo naman na hindi talaga indigenous kasi naka-uniforme eh. Hinakot eh. Ang uniforme nila syempre pink. May mga jeep, ay takip, nakaratula kasi hindi naman talaga taga roon. Ani nitong si Rimula. So sabi pa dito, binanggit din ni Rimula na okay lang naman sa kanya kung ano ang gustong gawin ng mga kandidato. Pero huwag namang mag-triple. Ano po, parking sa kalye dahil nakakaabala raw. So ibig sabihin, wala siyang pakialam doon sa ginagawang pangangampanya nitong si BP Lenny na kahit vote buying na. Ano po, mahilig silang kumwestyo ng vote buying sa mga BBM supporters kahit hindi naman totoo. Ano po, pero sila mismo hindi nila mapuna yung kanilang mga sarili. Eto ba guys, yung gusto ninyo maging susunod na pangulo ng bansa na kung saan idinadala na lamang po sa sistema ng pera-pera. Ano po, so sabi pa dito, mahiya naman sa amin na dumaraan na taga roon. Diba? Alam namin na hindi sila taga roon. Kapag ginawa nila yon, walang disiplina, aniya pa. So ibig sabihin, mahiya naman itong sinabi Pilene at saka yung kanyang mga tao doon na hindi taga roon na nagpunta lamang doon para mag grand rally.
dahil nakakaabala sa mga taga doon. Ano po, at nagti-triple parking pa. So ibig sabihin parang kanila yung kalsada. So yan yung sinasabi natin na talagang kapag ka nagsasagawa ng isang caravan is talagang malaking abala kapag ka sinasakop yun ng buo yung mga kalsada. Especially kung hindi naman talaga kayo taga ron at parang hinakot lang lahat. Ano po, yan yung sinasabi na totoong hakot. Do, so paano ngayon? Sop lang sop lang itong si Ogie Diaz. Diba? So sabi pa dito, alam din daw niya kung sino ang mga organizers. Nagpadala ng tao at nagbigay ng pera sa nasabing grand rally. So ibig sabihin, yung ginanap na rally nitong si BP Lenny is bayad po. Ano po, so sabi pa dito, ayon sa Cavite Sulon, nagumastos mahigit kumulang 6 hanggang 8 million ang organizers ng grand rally. So ibig sabihin, napakalaki po talaga ng involved na pera. Ano po dito sa pangangandidato nitong si BP Lenny? At sabi pa dito, pag ginastos na nila yon, siguro mahina-hina yung mga 6 hanggang 8 milyon kasi nga desperado na. Kasi ang survey sa Cavite 64-15. Ano, so ibig sabihin, si Apo Bongbong Marco 64. Etong si BP Lenny 15 lang yun nakuha. Kaya talagang gagastosan nila ng napakalaking pera para na sa ganun umangat itong si BP Lenny dito sa Cavite. Tapos may mga lumalabas pambalita na sasabihin na malakas itong si Lenny dito sa Cavite. Anong nangyari? Bakit 15% lang yung nakuha na sa survey nitong si Lenny kung talagang malakas ito sa Cavite? So sabi pa dito, 6 ni Romula, 64 ang nakuha ni Bongbong Marcos sa Cavite. Habang ang 15% naman ay nakuha ng isang kandidatong Pink at Dilaw. So alam na natin kung sino yung Pink at Dilaw na yon. Wala lang namang iba kung hindi etong si Lenny. So sabi pa dito, gayon man, hindi kami bayad. Ang sigaw ng mga kakamping o mga taga-suporta ni Robredo at Pangilinan sa naganap na grand rally sa General Atrias Sports Park sa Cavite noong Biyernes, Marso 4. Ano po, so sabi pa nga dito, isinisigaw daw na hindi daw sila bayad. Ano po, pero definitely, alam naman natin na binayaran. So sabi pa dito, as of writing, meron na itong 17.4K ano po na tweets. So ibig sabihin, talagang viral na sa Twitter itong pahayag nitong si Rimula, ano po, patungkol dito sa vote buying nitong si BP Lenny. So alam na natin guys kung sino talaga yung kandidato na gumagawa ng anomalya. Ano po, so para sa akin, in my humble opinion, sana naman kung kayo ay maninira sa isang kalaban sa pagkakandidato, sana naman walang ibabato doon sa kandidato ninyo. Pero, ano na yung nangyayari? Ano po, sabi kayo ng sabi na naghahakot ng supporters itong si BBM. Pero definitely, kayo pala po yun at napakalaki pa ng ginagastos nyong pera para lamang sa mga supporters na dinadala ninyo sa ibang lugar para magmukhang marami. Ano po, at saka magtataka kayo, lahat naka-uniforme. Ano po, naka-uniforme lahat at may mga dalapang karatula. Di po ba? Talagang mapapaisip kayo na talagang pinaghandaan at nag-effort talaga. So guys, punta naman tayo dito sa viral din ngayon na kung saan sumakay daw itong si Lenny Robredo sa sa isang motorsiklo. So susuriin lang natin yung article na yon. Kung makikita natin ng fake news, o di tirahin na rin natin. Ano po? So punta tayo dito. So ito guys, napakainit nito. Ano po? Itong balitang ito. Itong Robredo hitches a rider on motorcycle as crowds swell into streets during Cavite rally. So sumakay daw po itong si BP Lenny sa motorcycle papunta daw po ng Cavite rally. So basahin natin yung ito. Ang sumulat nito is si Lianesca Tipanti. Ano po? Siya yung umano nito. So sabi niya dito, watch. Ayan, BP and presidential bet Lenny Robredo hitches in motorcycle ride en route to the General Trias Cavite People's Rally last night. Sincere supporters who attended the rally. So sabi pa dito, ayan, swelled into the streets. Video by Robredo supporters as LND. Ano po, so tingnan natin yung video. Ito yung pinagbabalaki nila na kumakalat daw ngayon Ito ba yon?
Guys, para sa akin naman, ha, ito opinion lang naman. Ano po, dapat ang nangyari dito, okay, magandang spot to, ha, para sa kanila yung ipakita na sumakay itong si Lenny Robredo dito sa isang motorcycle. Pero guys, dito sa videong ito, is dapat ipinakita nila yung ano, yung umpisa hanggang sa makarating. Ano po, habang nasa biyahe, para naman hindi natin masabi na scripted. Kasi ang dating nito guys, scripted eh. Parang scripted, kasi isipin nyo naman. Ano po, ang nabidyuhan lang nila is yung padating na. At hindi nila ibinidyo dapat nung bago sumakay ng motorcycle hanggang sa, ano po, nakarating dun sa Grand Rally. Kasi kung talagang gusto ninyo, ano po, na mapaniwala yung publiko. Pero guys, based na rin sa mga nababasa nating komento about dito, is guys, scripted to. Ano po, pero napakagandang spot sana nito para dito sa kandidatura nitong si Lenny Robredo. Para sa akin na, in my own opinion, napakahina nung PR nitong si Lenlen. Ano po, kasi maggagawa na nga lang, mag-organize na nga lang, ganitong padali ay hindi pa inayos. Ano po, scripted to guys, biruin mo ha. Kung talagang ano to, kung talagang sinusuportahan to ng maraming tao, bakit pagdating niya doon, sumalubong agad na napakarami at mapapansin niyo sa tabi yung mga sasakyan na siguro ginamit pang hakot. Ano po? So, ito. Diretso tayo. Shot niya, pagmasdan niyo mabuti. Ano po, talagang pagdating niya, nandudo na agad, nagtumpo ka na agad doon. Di po ba? Talagang mapapaisip po kayo. So, diretso tayo. Oh, narinig niyo yung sinabi, ano, babalik tayo dyan? So, ibig sabihin, nakagaling na sila doon, pumunta lang sila dito para lang nga lang, ano, para nga lang, mapalabas nila na maraming sumusuporta dito kay Lenlen. Ano po? So, ito siguro yung sinasabi na binayaran ng tigpa 500 pesos. O, diretso tayo. Lahat ginagawa ng mga supporters ni VP Lenny para mapabango lang yung pangalan eh. Pero nakakapagtaka guys, kada may gagawin, lalo na yung PR nitong si Lenlen, kada may gagawin, laging sumasabit. Ano po, pero napakagandang spot sana nito ha, para sa kandidatura ni Lenny. Ano po, kasi lalabas nga naman sa publiko, napaka-very humble. Kasi kung tutusin, sumakay siya sa isang motorcycle para makapunta sa kanyang Grand Rally. Pero guys, ang nakakapagtaka, bakit hindi nila ipinakita ng buo yung video na kung saan bago sumakay, and then habang nasa daan, and then pagka dito, pagkadating na pagkadating. Ano po, okay itong pagkadating. Kaso nga lang, questionable pa rin eh. Marami nagko-comment guys na sinasabi na scripted daw talaga to. Ano po, so diretso tayo. So ito, kita nyo naman. So ayun guys, nakita nyo naman, ano po, pagkababa nitong si VP Lenny dito sa motorcycle, eh napakarami agad ng umano sa kanya. Ano po, halatang halata na talagang pinaghandaan yung pagbaba ni Lenny at saka yung camera nakatutok agad, ano po, nakatutok agad dito kay VP Lenny na nakasakay sa motorcycle. Tapos ang nakakapagtaka ba dito, hindi talaga nila nakuhanan ng video yung una nung bago pa lamang sumakay. Kaya talagang hindi naniniwala yung napakaraming netizen. Kasi nga, halatang scripted nga yung ginawa ng mga ito. Ano po? Okay, sabagay, ano pa ba naman ang aasahan natin? So, sabi ko nga sa inyo, guys, unang-una kapag nanalong presidente ang kawawa mga Pilipino. Pangalawa, saglip na yung pera niyang milyon-milyon na inuubos sa pagbabayad ng mga ads is dapat itinutulong niya na lamang sa mga kababayan natin Pilipino. Ano po? Nang sa ganun, mas marami pa magtiwala at magmahal sa kanya.
at bumoto. Ano po, dahil alam na naman natin, in the end of the day, talo itong si Lenlen. So yun lamang naman po guys, at I hope na sana wag nang maulit itong vote buying na ginagawa nitong mga pinklawa na ito. Dahil unang-una, bumibili kayo ng boto. Ano po, nandun na tayo sa point na sige, sabihin nyo, tanggapin yung pera, iboto yung gustong iboto. Pero, and the end of the day, nilalabag nyo pa rin yung batas na panukala about sa pagbili ng boto. So muli guys, ako nga po pala si Jake Magnus at nakaflex din po sa ating screen ang aking Facebook page. Ano po, at gusto ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay mapapaligas sa Facebook, is i-follow nyo rin po ang ating Facebook page. Ayan po, Jake Magnus TV Official. Ano po, at kung ikaw ay may gustong sabihin dito sa video natin na ito, is maaaring i-comment na lamang po sa ating comment section. At kung ikaw ay bago pa lamang nanapadpad dito sa ating channel, eh nais ko rin po ulit sabihin sa inyo na huwag po natin kalimutang mag-like, share and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. At po, at maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Ako ang simpihin mga mali mo, batang genyong walang inuurungan, handang humarap, handang makipagsagutan, tutulungan niya ang mga naaapi.